nila sinimulan ang pag-aaral excuse me, kung papaano lilinisin at bubuhayin ang mga ilog sa Bulacan. Hanggang kailan maghihintay ang mamamayan? Ilang taon pa? O hindi nyo na kayang solusyonan? Bakit kinukondena ng Guardian Stop Global Warming Foundation sa pinakamataas na antas ang pagbubukas ng mga landfill? Ano-ano ang mga dahilan ng ating madin na pagtutol? Una, sa kabila na ang mga nanunungkulan ay tinuturing ng mga matatalino, kagalang-galang, kapita-pitagan, nagtapos sa mataas na paaralan, sikat, kilala at eksklusibong mga paaralan, ay hanggang open dump site at landfill na lang ba ang kayang abutin ng kanilang mga talino at isip bilang solusyon sa basura? Number two, hindi nila naintindihan, hindi nila iniintindi o ayaw talagang intindihin ang pinaghirapang batas na Republic Act 9003 o tinatawag din na Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na pilit na nilalabag kundi man binabaluktot ng ilang mga nanunungkulan. Pangatlo, ilang taon na din naman nating nababalitaan pero hindi naririnig. Subalit, hindi nakikita ang patuloy at paulit-ulit na pagsasara ng mga nagdaan at kasalukuyang sekretary ng DENR na si Lito Atienza, dated May 8, 2008. And let me quote, on the closure of all open dump site within 6 months, at ito po ay nag-expired na noong November 8, 2008. Ang tanong, may natinag ba na local government? May natinag ba na private dump site? May sumunod po ba sa inyo? May naparusahan na ba ang direktiba? Ano ang pagkakaiba ng direktiba ng present secretary ngayon ng DENR sa mga nauna pang mga direktiba ng mga nakaraang nanunungkulan? Wala. Ayon sa public announcement at memorandum ni Secretary Atienza, mapapansin na mga dump site lang ang kanyang binabanggit. Magkaiba po ang dump site sa landfill. Although, iisa po ang tinatapon dyan, basura pa rin. At hindi ang landfill. So wala po siyang binabanggit na landfill, kundi dump site lang. Bakit po kaya? Ang Development Bank of the Philippines o DBP ay nagsusulong ngayon ng isang programa na pinapabura nito ang pagtatayo ng mga landfill. At ito ay tinawag nilang Sustainable Solid Waste Management Program or SWMP. Makakahingi po kayo ng mga brochure niyan sa kanila. Kapansin-pansin na iisa ang tinutumbok ng memo ni Atienza at ng DBP at ito ay ang pagtatayo ng landfill. Ito rin marahil ang naging batayan ng isang mayor, si Mayor Feliciano Legazpi ng bayan ng Norzagaray, na isa pa namang doktor upang maging host local government unit sa pagtatayo, pagbubukas, pagmamanage, pagsalo ng mga basura ng buong Bulacan, Metro Manila at Karatig Bayan, na ang contractor ay ang Waste Custodian Management o WACUMAN, na itinuturing na pinakamalaking landfill na may sukat na 18 hectares sa Sitio Chakad, Barangay San Mateo. Ito ay binigyan ng DENR ng Category 4 at inisyuhan ng Environment Clearance Certificate or ECC noon pang June 2006. Ito din ay sinang-ayunan, inaprubahan at pinirmahan ni PGMA October 28, 2008 bilang Proclamation Number 1655 declaring the WACUMAN and Norzagaray Landfill as Alternative Waste Disposal Center of Bulacan, Metro Manila and nearby towns. Ito ay headline sa pahayagang News Score sa kanilang October 27 to November 2, 2008 issue. Maulit ko lang po yung tanong ko kanina. Hanggang dito na lang po ba ang kayang abutin ng ating mga matatalinong leader? Landfill? Ang nangyayari bang ito ay isang malaking sabwatan ng WACUMAN representing NGO at ng Norzagaray representing LGU upang pumasok sa Joint Venture Agreement
at pumasok at ma-qualify sa loan agreement program ng DBP. At para lalo itong tumibay, ay inisyo na ito ng ECC ng DENR at pinirmahan ni PGMA. Ang isang proclamation upang walang maging hadlang sa matahimik na pagtatayo ng landfill. So, nagtatanong lang po, ito ba ay isang malaking sabwatan nila PGMA, EMB Region 3 Director, DENR Secretary at ng Wakuman at ng Mayor Legazpi ng Norzagaray? Ayon pa kay Mayor Legazpi sa pahayagang News Corp, "This is a legacy, let me quote that, this is a legacy we will leave the next generation," sabi ni Mayor Legazpi. A legacy? Ang alin? Ang basura? Ang masangsang at nakakasulasok na amoy ng basura na sasama sa hangin? Ang lupain na nanganganib na makontamina? Ang inuming tubig na pinagkukunan ng mamamayan? Ang maapektuhan ng kontaminasyon ang isang watershed na katabing Ipo Dam? Ito ay tahasang paglabag din sa binabanggit nilang Republic Act 9003. Ito ba ang sinasabi mong legacy, Mayor Legazpi? At sa inyong lahat na nagtulong-tulong na maitayo ang landfill sa Norzagaray,